So what's up mga kagadget, dito na naman ako, gagawa na naman tayo ng isang video tutorial about sa B9 password ang problema. So ang unang gagawin po natin is, ang gagamitin pala natin is UMT Qualcomm tool, yung software ng UMT po. So may gadget po yan, tanging technician lang po ang may kakayahang gumamit ng ganyan. So kung ikaw ay may knowledge sa mga gintong gadget or pang program, try mo na lang din. So yun po, ang gagawin natin is tatanggalin natin yung password ng B9. So ang una po natin gagawin is select po natin dun sa read and tools, then select nyo yung Bibo, then B9, tapos B9-1723 kung yung 1730 kung yun ang pinaka-software niya. So, naka-indicate na po sa video yung test point. At click nyo lang po yung format FS. Yun. Then, automatic po, pag test point nyo, madedetect siya, magra-run siya, hayaan nyo pong matapos. After po natin matapos mag-program, saka na natin siya isa-set up. So, mga kagadget, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag pong kalimutan na i-like, subscribe, at i-share ang aking video. Marami po kayong mapupulot na kaalaman dito about sa repair. So, yun po. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa mga subscribers ko at viewers ko. So, after nyan, magre-reboot po yung PC, yung B9, Vivo B9. Then, antayin nyo pong matapos yan. Nagki-cleaning po yan ng system niya. Matagal yan. Around 3 minutes siya. 2 minutes to 3 minutes yan. Then, yung logo niya, around 5 minutes to 7 minutes yung initialize ng logo niya bago siya mag-on. So, antayin na lang po natin yung matapos yung pag-i-initialize ng phone. So, yun po mga kagadget, nag-Vivo na siya, then after nyan, mag-on na yan, then set up po natin, usually, alam nyo naman siguro kung paano mag-set na nito. So, yun, select natin yung English language, then country, kung taga saan kayo, anong country kayo. Then, skip nyo na lang yung Wi-Fi, then next, pati Google account delete dito sa procedure na to, kaya try nyo na lang din po. So, yung una ko kasing video, tinry ko siya doon sa MRT, pero dati ko na siyang ginagamit kasi doon, kaya lumipat ako rito. So, hanggang dito na lang ang video ko. See you on my next video tutorial. Paalam!